God's Day to everyone po. Welcome na naman po sa ating 8 o'clock daily prayer devotion. So today po, ang ating title for today na nakasulat dito na isishare ko po sa inyo ay He Prays for Us. He Prays for Us. Alam na po natin kung sino yun He doon, di ba? Pero just to know, basahin po natin yung memory verse to remember po natin na napakaganda. I have prayed for you that your faith shall not fail. Famous na famous po ito na sinabi ng Panginoong Jesus. Kung babalikan po natin yung nasa Bible mismo, ang context po nito ay yung The Last Supper. The night na before ma-crucify si Jesus Christ, nung inutusan niya yung disciple niya na pumunta sa isang lugar at may makikita sila, magpre-prepare sila para sa Last Supper. Yung nag-prepare sila ng tinapay at ng alak. Tapos ito na po yung gabi na para namamaalam na si Lord. And at the same time, si Jesus sinabi niya ito sa kanyang mga disciples. Sabi niya po dito, on the night before his death, Jesus made this announcement. All of you will be made to stumble because of me this night. For it is written, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. But after I have been raised, I will go before you to Galilee. Ang translation po dito ni Sir Max Lucado na kasulat dito pinaikli niya po. Sabi niya, your fall will be great, but my grace will be greater. You'll find me waiting for you in Galilee. So dito po sa first and second paragraph na binasa ko dito, meron po akong truth na nakita eh. Unang-una, God is God. Alam niya na po yung mangyayari sa susunod pa. Alam na niya yung lahat ng magiging reaksyon natin, lahat ng mga kahihinatnan natin, kung ano man ang pagdadaanan natin. Alam niya na eh. Sabi niya nga eh, lahat will be made stumble because of me. Bakit? Dahil sabi niya, mai-strike yung shepherd and Jesus is the good shepherd. Kung noon po, nasabi niya ito sa mga disciples at tagasunod niya. Sabi nga, the Bible is written as a way for us to know what is to happen as a disciple of Jesus. Hanggang ngayon po, totoo pa rin yun. Yun nga lang, ang bless natin dahil Jesus has already risen. And to think po na sabi niya dito na alam niya man na tayo yung mag-i-stumble o magkakamali sa buhay, pinakita niya pa rin dito na andito lang ako, hihintayin kita. Andito lang ako, I will go before you. Hihintayin kita. Tapos sabi niya pa na alam niya na mag-i-stumble sila. Parang sa katotohanan po ngayon, lahat naman po tayo eh. Mag-isip lang tayo ng hindi maganda. O kung minsan kahit totoo yung sinasabi natin, pero yung pala nakakasira tayo sa iba. Ano pa? Yung pag nagalit tayo, kasi nagagalit lang tayo, minsan wala nang pagmamahal. Yung pure hatred na lang at sama ng loob. Alam ni God na hindi po natin kakayanin. Pero binigyan niya na tayo ng promise na but after I have been raised, I will go before you to Galilee. Ibig sabihin, meron ng way si Lord na after that, pabalik ka sa akin after nag-stumble ka, anak. Tapos sabi niya pa dito sa verse 3, itong paragraph 3 naman po, sabi niya, di ba po yung sinabi yun ni Jesus Christ, biglang nagsalita si Peter? Si Peter na sabi niya, Lord, even if all of
all are made to stumble because of you. I will never be made to stumble. Nakikita po ba natin sarili natin minsan kay Peter? Sabi niya nga po dito, not one of Peter's finer moments, arrogant, self-sufficient, Peter's trust was in Peter's strength. Di po ba kung minsan tayo, ganun din tayo, para bang feeling natin kaya natin. Huwag kayong mag-alala, Lord. Basta sa dami ng mga ano na nangyari na sa buhay ko, kakayanin ko yan, Lord. Hindi ko kayo iiwan. Magsuserve ako sa iyo. Hindi ako i-stop na mag-share ng gospel sa inyo. Hindi po mangyayari ang mga bagay na yan, Lord. Kasi dead na dead ako sa inyo. Gagawin ko lahat. Di ba, minsan ganun po, ano? Pero pag ganun po pala, nagdidepend na tayo sa sarili nating strength. Kahit po ngayon, ganun din ang nangyayari minsan, lalo na when you are serving the Lord, tapos talagang on fire ka, tapos biglang nadidisappoint o nawawalan ng passion, yung desire. Kasi, alam niyo po, yan talaga ang trabaho niya, kumbaga ginagawa ni Satan. Sabi niya, doon, alam na ni Lord ang gagawin, ang mangyayari kay Peter. Alam na ni Lord kung bakit magkakaganon. Kasi, sabi niya, di ba, si Satan nagpaalam sa kanya to sift him like a wheat. Ang hirap nun ha, sasalain ka, as in, talagang pipigain ka to the max para, uy, gumibap ka na, men. Tama na. Tama ng palabas mo. Hindi mo kakayanin. Give up ka na. Satan would attack and tempt Peter. Ayun nga yung word na temptation. Sabi niya, but Satan would never claim Peter. Hindi mapapasa kanya si Peter. Ang ganda pong sabihin mo. Satan would attack and tempt Myla, but Satan would never claim Myla. O di kaya kayo, sabihin nyo nga po yun. Satan may tempt you, but Satan will never claim you. Bakit? Sabi niya, because Peter was strong. Dahil ba't malakas tayo? Dahil ba talagang kayang-kaya natin? Hindi. Dahil Jesus was. Sabi nga ni Jesus sa kanya, I have prayed for you. Kumbaga, si Jesus, alam niya nang mangyayari, kaya pinagdasal niya na si Peter. At pag si Jesus ang nagdasal kay God, talo na ang kalaban. Para na siyang tinali. O kahit na magbubulong ka lang kay Peter, sabihin mo lang si Peter, pero sabihan mo lang, magsinungaling si Peter, kung ano-ano ang sabihin ni Peter, o huwag siyang magsalita, manghina siya, lahat-lahat. Pero, hindi mo magagalaw si Peter. Ganun din po, ang nakikita ko sa buhay natin bilang nananampalataya. Magkakamali tayo, oo. Magkakasala tayo, pwede tayong pumalpak. At alam ni Lord na hindi tayo perpekto, pero katulad ni Peter, he's trying to follow, he's trying to obey. Saludo nga po ako kay Peter eh, kasi sa lahat po ng nakita kong disciple, si John the Beloved okay naman, pero sa lahat po sa kanila, yung talagang my heart na talagang susunod at magpa-follow yung nasa boat si Jesus. Tapos nakita niya, nasa boat po sila, tapos nakita niya si Jesus na naglalakad, na akala nilang multo. Sino po sa mga disciple ang nagsabi na, Lord, kung ikaw yan, sasama ko sa iyo. To the impossible. Alam niyo po yung, iaano niya yung sarili niya to the impossible dahil ganun yung paniniwala niya kay Lord. Lumugbog man siya dahil nakita niya yung alon, pero siya lang po.
siya lang po yung may heart ng ganun na susunod ako kay Lord. Eh, gusto ko sumama sa kanya kahit sa alon. Nagkamali man siya, nagkaroon ng takot, pero siya pa rin yung nagkaroon ng heart na talagang susunod kay Lord kahit sa kabila na alam niyang pwede siyang lumibog o to the impossible things ng buhay. Kaya nga po, sabi niya, alam po ba ninyo na sabi niya dun sa book na nabasa namin sa kay Pastor Ed Silvo. So, ang ganda po nung story dun eh. Sabi niya doon na parang kay, kung sino po yung mga nakakaalam ng yung movie na Rocky. So, buksingero po, buksingero siya. Sa panahon ngayon, kilala po si, ano, si Pac-Man na, di po ba? kumbaga po noon, siya yung bidang-bida, tapos may coach siya. Sige, tumayo ka, bug, sarado na siya. Yung kalaban niya, bug, sarado na rin. Pero sabi ng coach niya, tayo, tumayo ka. Alam niyo po, sa senaryo ng spiritual warfare, pinapakita lang ni Satan na, hindi natin siya nakikita eh. Pero once we pray, meron po tayong laban na sobrang laki. Alam niyo po kung bakit? Kasi sabi po ni Jesus sa John 17:11 and 20, sabi niya, doon makikita natin na si Jesus pinagpipray po niya tayo. Yan po yung sikreto natin eh. Eh paano po pag pinagpipray pa kayo ng mga mahal niyo sa buhay, ng nanay niyo, ng lola niyo, ng uncle niyo, ng pastor niyo? Ang prayer po ay napaka-powerful. Pero pagkasama mo si Jesus at talagang siya ang hope mo, nagde-depend ka sa kanya at inunaw mo siya, kaya nga po sinasabi natin, in Jesus' name, always, in Jesus' name. Hindi dahil magic word yun, dahil naniniwala tayo na Jesus prays to God. At sabi niya, pag siya ang nag-pray, ano pong talo mo dun? Ano pong talo natin dun? Wala na po, diba? Kaya nga sabi natin, yung sa laban na yon sa Rocky Balboa, yung suntukan ng ganun, parang ganun din po si Satan. Hindi lang natin nakikita, pero yung mga minions niya, kapag nagpipray tayo, tapos nahihirapan tayo, bugbog sarado na tayo sa laban ng buhay, pero sa totoo lang po, pagsasamahan po natin yan panalangin, hindi nyo po alam, bugbog sarado na rin daw si Satan. Bugbog sarado na yung mga minions niya. Ang labanan po dyan, unahan sa pagtayo. Grabe po, sunod-sunod yung sinasabi ni Lord, no, na parang yung truth na ang powerful ng prayer, nandyan lang siya. Dinagdagan lang po yung katotohanan ngayon na Jesus prays for us. Kaya po nakakaramdam ako na napaka-special ko. Special tayo kasi ganun tayo kamahal ni Jesus. Nagpipray siya parati sa atin. Even the Holy Spirit prays for us. Di po ba? Hindi po ninyo nararamdaman na special tayo sa Panginoon? Grabe na po ito ha, na mga truth na mga nakikita natin sa araw-araw. Tapos sabi niya po dito sa last paragraph ni Sir Max Lucado, will God hear the intercessory pleas of His Son? Hindi kaya pakikinggan ni Lord si Jesus Christ? Aba, eh napaka-obedient nun at talagang sinunod niya. At dahil iisa lang sila ng Panginoong sa Ama natin sa langit na talagang ang gusto niya ay kabubuti lang po natin. Eh, makapapakinggan yun ni God. Papakinggan niya yung panalangin ni Jesus Christ. Like Peter, our faith will wane, our resolve waver, but we will not fall away. Sabi nga po, pag natikman mo na daw yung pagmamahal ng Panginoon, sabi na, taste and see the goodness of God. Pag natikman mo na yun, imposible. Pag totoong sumama ka sa Kanya, pag totoong naniwala ka, imposible na hindi ka tatayo. Imposible na tatalikuran mo muli si
si Jesus Christ sa buhay mo. Imposible na pag nagkaroon ka ng matinding pagsubok, bibitaw ka na sa Kanya? Sabi nga po doon sa Hebrews po ba yun? Yung mga ganun daw po, kahit kailan hindi sila nasa Panginoon. Alam niyo yung agiging follower lang po talaga yung mga yun. Pero ang totoong follower ni Lord will never fall away. Kaya po, ang totoong anak ng Diyos, pag bumagsak, tatayo. Tatayo at tatayo. We are kept by Jesus and shielded by God's power. And that is no small power. Yung power na binigay sa atin ni God, sabi po nga niya, it is the power of a living and ever-persistent Savior. Yung power ni Jesus, sabi niya nga, di ba, we will do greater things na katulad ng ginawa niya. Kasi bakit? Kasi, ano ako kay God? Ipagpipray ko kayo kay Lord. And He's the one who really prays for us. May mga times na pagka may mga ano, pag-pray mo naman ako. Diba, minsan ganun. Tapos, kumbaga, in-expect natin eh, pag-pray natin. Minsan, yung mga taong sinabihan, oh, pag-pray kita. Tapos nakalimutan na nila. Pero si Jesus, kahit hindi mo sabihin, hindi mo man sabihin. Kung alimbawa, minsan nahihiya ka pa nga sabihin. Pero siya, nakita ka pa lang niya, pinagdadasal niya na tayo noon pa. And He's not just praying for little things, but for our souls. Sa kaligtasan po nating lahat. So, ngayong araw po na to, siguro po yung pinakababaunin natin, imagine natin na Jesus is kneeling on our behalf para sa ikabubuti natin at para sa kaligtasan natin. Na every day we would pass the test, and every temptation that is allowed by the Father for our growth and for our molding, being yung pag-mold ng character natin, ay malalampasan natin. Connected po talaga nung araw-araw. Pero po, thank you. Thank you sa katotohanan na to, Lord. Kaya po, pwede na po ba tayo manalangin? Magpipray po tayo kay Jesus na and mag-thank you tayo sa Kanya. Alam ko pong marami na pong nakakaalam nito, pero naniniwala po ako na paalala pong muli ito sa atin. Kasi minsan, nakakalimot tayo na si Jesus pala yung pinaka nagdadasal sa atin. Kaya po, huwag po tayong mahiya. At maniwala po tayo na kasama natin siya sa mga panalangin natin. Sa mga mahal natin sa buhay. Yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sa mga nawawalan ng pag-asa. Sa mga gusto nang mag-give up sa buhay. Panalangin po nang natin silang lahat. Tara na po, mag-pray na po tayo. Father God in heaven, in the name of Jesus po, nandito po kaming muli. Salamat po sa truth na natutunan namin. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami. Dahil sa araw po na to, pinaalala niyo po muli na hindi kami nag-iisa. In praying, Lord, maraming salamat po dahil hanggang ngayon, hindi po kayo nagsasawa na ipanalangin kami. Tulungan niyo po kami, Lord, na katulad ninyo, huwag rin po kami magsasawa, Lord God, na ipanalangin ang mga tao, Lord, na pinadala niyo sa aming buhay. Sa mga may sakit, Panginoon, cancer man yan, COVID man yan, o kahit anuman pong sakit, Panginoon, pinagtataas po namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.